Morongan CityLink sinagot ang reklamo ng mga benepisyaryo ng San Mateo. Para sa detalye, narito ang report. Nito lang nakaraang Hunyo nang muling nakatanggap ng benepisyo ang mga benepisyaryo ng programang For Peace. Ngunit sa kabila nito, ilang benepisyaryo ng San Mateo ang nagreklamo. Maliban sa kulang umano ang benepisyong kanilang nakuha, hindi rin ipinakita ang perol nila. Ngayon na babarang maak nagagapang kami, kami ang sisiyam nga kay ano sugod lan ang mga nagkakukuha nga kwarta. Di ak maaram kung kay ano, kay wara man kami pakitaahan amin mga perol. Waray gid kun ta problema kung nakakita kami ang perol. Asyali ti ta kay reklamo. Kabati man kami didahan balita, pagmi-meeting ilalang sa mga kananapulo ka, bulan, tapos nakakuan damang kami didahan radyo nga antes i-release at itong cascade may butang kananapulo ka, bulan. Pero ang sugat pagpakianak ko ng parents leader, anula kanan upat ka bulan. Samantala, ayon kay Municipal Roving Bookkeeper Claire Mosquito, For Peace CityLink, hindi na nila umano na isaayos pa ang perol dahil sa kulang na ang oras nila. Nag-release po kami ng card, wala pa po yung perol. Pagkatapos yung perol po, dumating po the day after release po ng cash card. Hindi na po namin na-prepare yung perol dahil sa kulang po sa oras at saka marami po kasi yung nakaano sa payroll. 9 months po kasi yun. Kaya't panawagan naman niya na magsadya na lang ang mga benepisyaryo sa himpilan ng For Peace sakaling meron silang nice linawin. Sa lahat po ng For Peace beneficiary po ng Borongan, kung mayroon po kayong mga tanong, mga reklamo, pumunta lang po kayo sa office namin. Yung office po namin nasa Baybay 3 sa taas po ng senior citizen. Huwag kayong magtanong sa mga beneficiary din na tulad nyo or sa parent leader kasi hindi po nila alam talaga kung ano talaga ang totoo. Mula rito sa lungsod ng Borongan kasama si Bambi Azul, ito po si Gladys Paharoha, tagapagatid ng impormasyon sa mga isihanon, province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide.